Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong mangiyak-ngiyak ni Doktora Annalyn Santos at ipinagtanggol nito ni Doktora Annalyn Santos ang kanyang sarili dahil stress na umano ito dahil gusto umano nitong makita ni Doktora Annalyn Santos ang kanyang ama ngunit hindi umano niya magawa-gawang makita ang kanyang ama dahil pinagbawalan umano siya na makalapit nito. Sa kadahilanan na sa ibang tao umano nito nalalaman ni Doktora Annalyn Santos na nagkumatos umano muli ang kanyang ama na si Dr. Tanyag. Sa kadahilanan na agad naman itong sinisisi ni Doktora Annalyn Santos itong si Moira dahil naririnig umano ng kanyang mga kasamahan na nagsisigawan umano itong si Moira at ang kanyang ama na si Dr. Tanyag at itong si Moira umano ang huling kausap ng kanyang ama sa kadahilanan na itong si Moira umano ang may kasalanan kung bakit umano nagkukumatos na naman muli ang kanyang ama na si Dr. Tanyag. Sa kadahilanan na agad naman itong pinagsabihan ni Don Pipi ang kanyang apo na huwag umano itong mamintang dahil hindi naman umano nito nakikita ni Doktora Annalyn Santos ang kanyang binibintang kay Moira na hindi nito napigilan ni Doktora Annalyn Santos ang kanyang sarili at hindi rin nito napigilan ni Doktora Annalyn Santos ang kanyang mga luha at nang makita nito ng kanyang lulu ay dito agad naman nitong awa ang kanyang lulu na si Don Pipi sa kadahilanan na agad naman nitong sinabihan ni Don Pipi ang kanyang apo na si Doktora Annalyn Santos na huwag na umano itong mag-alala dahil pwede na umano niyang makita ang kanyang ama na si Dr. Tanyag. Sa kadahilanan na abot langit naman ang tuwa ni Doktora Annalyn Santos sa mga sinasabi ng kanyang lulu. Agad naman itong dinala ni Don Pipi ang kanyang apo sa kanyang anak na si Ubing. Sa kadahilanan na tuwang-tuwa naman itong si Doktora Annalyn Santos nang makita ang kanyang daddy na si Dr. Tanyag. Sa kadahilanan nang makauwi itong si Doktora Annalyn Santos ay excited na itong napumasok kinabukasan at agad naman itong binilhan ni Doktora Annalyn Santos ng bulaklak ang kanyang ama dahil pwede na itong makabisita si Doktora Annalyn Santos sa kanyang ama. Ngunit ikinabulagta naman din nito ni Doktora Annalyn Santos ng puntahan nito ni Doktora Annalyn Santos ang room ng kanyang ama ay wala na dito ang kanyang ama na si Dr. Tanyag. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.